Naniniwala ka ba na yung mga adik na napatay o pinatay ay sinapit yung kalagayan na yun dahil sa mga kasalanan nila? Or kaya naghihirap ang iba dahil makasalanan sila? Pero kung tatanungin natin ng Diyos, ito nga ba ang sasabihin niya na dahil sa mga kasalanan nila, kaya sila namatay ng ganon, kaya karumal-dumal ang kanilang sinapit, kaya sila nahihirapan? Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, brothers and sisters in Christ. Ako po ulit si Ilaw at welcome po sa another episode ng ating Lenten Reflections dito po sa Light from the Light. Mga kapatid sa pananampalataya, ito rin po ang tinanong ng ating Panginoon. No? Similar questions po ang tinanong niya sa kanyang mga alagad sa atin pong ebanghelyo ngayong third Sunday of Lent. At ano pong sabi ng Panginoon? By no means, no? Hindi dahil sa makasalanan sila, kaya nila sinapit yun. Pero nag-warning siya na kapag tayo hindi nag-repent, kapag tayo hindi nakapagsisi sa ating mga kasalanan, yan din po ang ating sasapitin. Is Jesus or is God telling us na we would suffer the same fate, na mamamatay tayo ng karumal-dumal, ganun ba, or maghihirap din tayo magdurusa? Possible, pero if you ask me personally, I believe that what Jesus was saying is that may worse na mangyayari kapag hindi tayo magsisisi. At ano po yun? Ito yung mangyayari after ng ating kamatayan. At walang iba kundi forever na malayo, mahiwalay sa kanyang kaharian. Brothers and sisters in Christ, aantayin pa ba natin na mamamatay na tayo at sakalan tayo magsisisi? Aantayin pa ba natin na namatay na tayo pero hindi tayo nakapagsisi? Tapos kung kailan nandun na tayo sa impyerno, sakalan tayo parang magre-regret na bakit hindi natin, kumbaga, ba't di tayo nag-say sorry sa ating mga kasalanan? Hanggat buhay tayo, hanggat gumigising tayo sa bawat umaga, sa bawat araw, ay pinapaalala sa atin na dapat tayong magbalik loob sa Kanya. Kaya nga naman, mga kapatid sa pananampalataya, ngayong third Sunday of Lent at ngayong season of Lent, okay, let's remember that God is always waiting for us to return to Him. Ang kailangan lang natin ay maging mapagkumbaba na bumalik sa Kanya. Ang tanong, kailan natin ito gagawin? Ngayon na ba or tsaka na? Yun lamang po, brothers and sisters in Christ. Remember to share this video para mas marami po tayong makatekis at ma-evangelize. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!